Hi everyone, it's me again, Maricel Montimayor Channel. So our topic for today is about the primary payment of AdSense. So since nag-email na sa atin si AdSense na i-discontinue ang disbursement ng Western Union, so magkakaroon tayo ng different ways sa payment method ni AdSense. So dito sa Philippines, ang sinelect natin is wire transfer. Okay, so ang wire transfers, guys, is for example, is bank transfer. Okay, so yung sinelect ko, may Swift code kasi ang BDO. So malapit lang po sa amin, so that's why BDO yung pinili ko. Okay, so ibabahagi ko lang po sa inyo ang aking experience kung paano kumuha ng ATM card for local and international remittance. So, as in, hindi po siya madali kasi marami pong hinihingi na requirements si BDO for proof of evidence na si AdSense talaga nagpapadala sa atin. Kasi may mga forms sila na fill up pa natin na may isang tanong doon, who is the remitter? Okay, so dapat kung sino yung nilagay mo sa form na remitter, sila lang po talaga ang pwede na mag-remit sa account mo. For example, sa akin is double purpose kasi, guys. So, yung kapatid ko na sa Japan at yung AdSense sa Singapore. So, yung ang nilagay ko po is Japan, then sister, tapos employer, then AdSense. So, yan yung nilagay ko. Kasi in-note nila doon, guys, na yung sinasabi mo na country, yun yung ilagay nila sa system. Okay, so bawal po magkamali dyan, guys, kasi parang ano nila, ano nga yun, parang imo-monitor nila, guys, kung ano yung papasok na remittance sa country na nilagay mo doon. Okay, so I hope na makakatulong po ito sa inyo. So, without further ado, let's get started. Okay, so ang mga requirements needed po is dalawang government valid IDs. For example, is passport, SSS, driver's license. So, kung ano yung mga government IDs nyo, dapat dalawa po ang kailangan na ipasa ninyo. Tapos, kailangan din ng barangay clearance or certificate. If ever nawala kayong barangay clearance at certificate, so yung dalawa lang, valid ID, government ID, tapos kailangan nila yung proof of evidence. So yung proof of evidence makikita ninyo sa AdSense account ninyo doon sa payment. So later ipapakita ko po sa inyo kung saan ninyo makikita at i-print nyo siya, then i-attach nyo. Tapos, isang tip po, guys, dapat kapag kumuha kayo ng salary doon sa Western Union before, dapat i-keep nyo talaga ang resibo ninyo kasi gagamitin yun siya for attachment doon sa proof of evidence mo na si AdSense talaga, si Asia Pacific, nagpapadala talaga sa atin for our salary. Okay, so ang i-check nila doon, guys, is sender, receiver, then yung amount dapat mag-coincide talaga. Kung ano yung nakalagay sa payment receipt ni AdSense, yun din ang makalagay doon sa receipt ni Western Union. Okay, so good news po sa akin kasi hindi ko siya naiwala yung dalawang receipt ko kasi twice po ako nagkaroon ng salary ni YouTube ni AdSense. So good for me kasi naitago ko ang dalawang receipt ko sa Western Union. Kasi pag once nawala nyo ang receipt, hindi na talaga kayo maka-request ng panibagong receipt doon sa Western Union. Kasi trinay ko siya kasi hindi ko alam kung saan ko nailagay yung receipt ko sa Western Union. Kaya yung BDO kasi doon sa Divisoria, sa Cagayan, dito sa Cagayan, tapos yung Western Union, halos magkatabi lang ang office nila. So, pinuntahan ko agad ang Western Union sa office. So, nag-try ako na humingi ng panibagong receipt. So, ang sabi ng teller, bawal po sa kanila, guys, na magbigay sila ng panibagong receipt sa Western Union. So, if ever na i-force talaga natin na
hingi tayo ng panibagong receipt. So, kailangan tayo mag-email sa www.westernunion.com. So, hindi siya madalian, guys, kasi magpa-process po kayo. Marami po kayong i-fill up doon. Tapos, hindi nila alam kung ilang buwan, ilang days, ilang weeks na ma-approve yung request ninyo. Okay? So, I hope na i-keep nyo talaga ang resibo ng Western Union. Kasi yung Western Union na receipt at saka yung payment receipt ni AdSense, i-attach nyo siya, tapos yun yung ipapakita nyo na proof of evidence na sinasahuran talaga tayo ni Asia Pacific. Okay, so ipapakita ko na sa inyo kung ano yung mga kailangan doon sa video. So, I'm back, guys. Nandito na tayo sa aking screen recorder. So, first, ipapakita ko po sa inyo ang email ni AdSense about Western Discontinued Disbursement. Okay? So, i-open ko lang ang Gmail account. So, babagal yung ano ko, guys, wifi. Ayan siya. Okay, so Western Union disbursement to be discontinued. Choose a different way to receive payment. So, ayun na nga siya. Yung sinelect ko is BDO. Kasi may international remittance din ang BDO at may Swift code. So, malapit din sa amin ang BDO, guys. So, yung sinabi ko na isang requirement ni BDO for proof of evidence na nagpapadala talaga sa atin si AdSense. So, punta tayo sa Google Chrome. So, dito makikita niyo sa baba may balance, tapos below sa dollar last payment. So, my view more. So, dito lang tayo sa balance. Sa right side, makikita nyo dito may tatlong dot. I-click nyo lang. Tapos, click view payments. By the way, guys, sobrang strict talaga si BDO. As in, ayan siya. So, your last payment was issued on August 21. $123.45. Ayan siya. So, i-click mo lang ang view transactions. So, all transactions. Click all transactions, then payments. So, dito natin makikita yung mga transactions na pinadala ni AdSense sa atin. Tapos, i-print lang natin, guys. Ayan siya. So, sa akin, dalawang beses pa lang nag-send sa akin na payment receipt si Google AdSense kasi twice pa lang na nagkaroon ako ng $100. Ayan siya. So, i-open nyo lang. So, ayan siya. So, ang needed talaga ni BDO dito, guys, dapat mag-coincide talaga. Ano yung receipt na tinanggap mo doon sa Western Union, dapat magkapareho dito sa payment receipt ni AdSense. So, ang i-check nila doon first is ang sender. Dapat magkatugma doon sa receipt ng Western Union. Tapos, ang receiver magkatugma. Tapos, itong payment amount. Ayan siya. So, tatlo ang chine-check nila, guys. Dapat mag-coincide talaga. Okay? So, i-print mo lang siya, screenshot mo lang, tapos i-print, tapos i-attach mo doon sa resibo ng Western Union mo. So, ang ginawa ko, dalawa yung print ko, kasi dalawang beses ako nagkaroon ng salary. So, ito yung pangalawa, guys. Ayan, so, print ko siya, tapos in-attach ko doon sa Western Union. So, yan lang po ka-simple kung paano nyo hanapin yung transactions nyo para magkaroon kayo ng attachment. So, kapag may mga requirements na kayo, bitbitin nyo na at pupunta na kayo doon sa BDO. Dapat dala nyo ang 2 valid government IDs, photocopy, or yung ano talaga IDs nyo.
Tapos, yung attachment nyo na proof of evidence, payment receipt ni AdSend, at saka payment receipt ni, payout receipt ni Western Union. Dapat naka-attach yun siya. So, after, ipagpunta nyo doon, ipapasa nila doon sa manager nila. So, ipacheck nila kung allowed ba yung pinasa natin na requirements. So, good news po sa akin kasi na-approvehan po siya. So, yun, nag-fill up ako. So, ito po, dapat tip ko lang po sa inyo. Huwag nyo talaga walain ang resibo ni Western Union. Kasi needed talaga yan siya, guys, na i-attach nyo. Kasi kung wala yun siya, wala kayong proof na maipakita doon na binabayaran kayo ni AdSense sa payout ninyo or sa salary ninyo. Bakit nga ba kailangan nila yun siya? Kasi doon sa remitter, guys, may form kasi sila doon na nakalagay doon na who is your remitter. So, sa akin is double purpose. Yung sa sister ko na nasa Japan, tapos yung Singapore na Asia Pacific, yung sa AdSense. So, dapat ilagay mo siya doon kasi minomonitor nila, guys, kung ano yung papasok sa account mo. So, dapat tama talaga yung ilagay mo doon sa paper na sinubmit mo sa video. Kasi para hindi kayo magka-problema sa payout ninyo ni AdSense. Okay, so after ko natapos lahat, na-fill upan ko lahat yung forms nila, tapos in-interview din nila ako. So, yung ATM card, guys, hindi siya naka-personalize. Wala siyang pangalan kasi matatagalan daw pag i-wait ko daw, pag nilagyan ko daw siya ng pangalan. So, ang ginawa nila is nirelease nila yung card na walang pangalan. So, ito na siya, guys. Ipapakita ko sa inyo. Ayan siya. So, Visa siya, guys. Banknet. Visa Banknet. Hindi siya Mastercard. Banknet. Ayan siya. So, tapos, after nyan, may ibibigay din sila na Swift code ni BDO. So, kung may mag-remit sa atin sa outside, sa ibang country, so, ito yung ibibigay natin. So, i-check lang natin ha. Pasensya na. Ayan siya. Ito yung Swift code na ibibigay natin doon sa ating remitter. Ayan siya. So, ito din yung gagamitin natin na i-type natin doon sa primary payment ni AdSense. Kasi wala ng Western Union, so ito na ang ilagay natin. So, ipapakita ko din sa inyo kung paano natin iset ang payment, primary payment natin sa AdSense. So, After na nahawakan niyo na ang card ninyo sa BDO, so bibigyan kayo ng PIN, temporary PIN na 123456, tapos pupunta kayo sa ATM machine. Pupunta kayo sa ATM machine, tapos iset niyo, i-change niyo ang PIN niyo sa 6 digit. Okay? So automatic na 'yan siya activated. Okay? So after na ma-activate na yung ATM niyo, so that's the time na mag-set na tayo ng primary payment sa AdSense. So, thank you guys. I hope na makakatulong po ito sa inyo. Bye!